6.5 hours later. A few inches later. Good morning mga bro. Welcome to my channel. Pag-usapan natin sa video ito ngayon ay paano mag-compute ng area ng lote o ng lupa na nabili nyo or lupa nyo na gusto nyo ipasukat. So para magka-idea kayo guys, keep watching, huwag ka mag-skip para kompleto detalye ang iyong mapapanood. So ito ay basic lamang sa mga gustong matuto, sa mga nakakalimot na at sa mga additional na gustong mag-acquire ng additional na information. So please keep watching guys. Unit ang legend na kailangan natin dito ay area. So kailangan natin ang area, which is unit niya ay square meter. So may kita nyo dito guys, square meter. At yung length ng lot, haba at lapad. So lahat ng unit na yan sa length at width, yung gamitin natin yung unit yan ay lalo na malaki, ano, meter. So yung iba yung talagang malalaki na hectares yan. So ito lang sa ating sa meter. So formula nyan guys, find the area. So equals area equals length. Madali lang siya. Tingnan ito. Ayon sa example. Example, meron kang lupa na 6. Yung haba niya 6 meters, yung lapad niya ay 5 meters. So multiply mo lang siya, guys. Ayon sa dito sa example, multiply mo lang siya. So meron kang 30 square meter. So madali lang, 'di ba? So kung sa drawing mo siya, mag-drawing ka lang ng mga box-box, square tapos box, yung length mo, divide mo sa 6. Yung width mo, divide mo sa 5. So, bilangin mo yung mga square na nandoon na buo. Makakakuha ka dyan ng 30 square meter. Yung area, guys, ay 1 square meter ay times mo lang yung 1 meter. Yung length niya 1 meter, yung width niya 1 meter. So, equals 1 square meter. 1 square meter siya. So, pangalawang example, guys. Meron kang length na 30 meters, yung width ay 20 meters. So, pero yung lupa na to ay L-shape. So, may kita nyo sa sample, guys, kung paano kuputin ang ganitong lote. So, divide mo siya sa dalawa. Maguhit ka lang ng broken lines sa gitna kung saan nag-intersect yung width ng ano, kabilang side. So, area 1 at area 2. May kita nyo sample. Length na magiging length niya dyan ay 15. At yung magiging width niya dyan ay 10. So, makukuha nyo ay 150 square meters. So, example, para mas madali nyo maintindihan, yung 15 divide nyo sa 15. Yung 15 na yan, 1 meter every line. So, yung 10 meters naman, divide mo naman sa 10 na tagawa 1 meter. So, makukuha nyo doon guys, kung gusto nyo mag-manual na pagbilang, ay 150 square meters. At yung area 2 naman, so, yung magiging length mo dyan ay 30, kasi haba na siya, buo na. Then, yung width mo dyan ay 10. So, kung times mo siya, area is equals to 30 times 10 equals 300 square meters. So, total nyan guys, 150 plus 300 square meters ay 450 square meters. So, ganito. Yung length na 30, divide mo naman siya sa 30 lines na tag 1 meter. Then, yung 20, guhit ka ng 10 na tag 1 meter. So, manual nyo, kung gusto nyo mag-manual na pagbilang para sure, makaka-derive kayo doon ng 300 square meters. So, depende guys, pwede rin kayo mag-broken lines dito sa kabila. Ganun din makukuha nyo. So, I hope guys, may natutunan kayo na basic na idea kung paano mag-compute ng area ng lote. So, sa mga nakakalimot, sa mga hindi pa nakakalam, so, sana may natutunan kayo guys. At, kung nagustuhan nyo ang video ito, please like, share, and subscribe to my channel. So, abangan nyo ang sunod kong video guys. Especially, ang pag-compute ng area ay kung meron kang lupa na mga lupa na gusto, wala pang titulo at gusto malaman ang sukat, so kailangan
alam mo rin guys, tsaka kung may piling kang lupa, kailangan sukatin mo muna para hindi ka naman lugi, kasi magkano per 1 square meter ngayon, di ba? Mahal na, lalo na sa siyudad. So yung 1 square meter, yung length at width niya ay 1 meter yung length, 1 meter din yung width, is equals to 1 square meter. So ganoon lang kadali guys. Cut muna tayo.